Ito yung gagamitin natin ngayon, no? Kami tabo yung brand mo. Magbubutas tayo ng ano, base. Ito yung base ng pump set. Sasaksak natin. Tapos ito pala yung switch ng ano, no, ng magnet. Okay? Yung switch ng magnet, may magnet kasi dito sa ilalim nito. Tapos yung talim din nilalagay. May alarm siya na luwagan. Luwagan yung alarm sa dalawa. Para may pasok mo yung talim. Pag ano, pagtatanggalin mo, kailangan mong i-unplug to para magtalas yung magnet sa ilalim. Para matanggal mo. Yung drill niya pala, ganyan style niya. Okay. May pang maliit din siya. Ano yung talim niya. Reset mo lang yun. Dapat may nakapunch ka dyan, may butas. Butas mo maliit. Tapos isisentro mo doon yung butas. Ayan. May pointer para sa gitna yan. Para may ano mo. May lagay mo yung tapos dapat malinis din yung ilalim. May pointer yung gitna niya ng ano na yun, ng talim. Okay. Dapat slacker, no? Yung pointer yan. Okay, yung magnet mo. May ilaw na rin para makita mo talaga kung saan ka magbubutas. Tapos may may laganap pala to ng ano ng liquid. Ang tawag pala nito automatic outpatch.
Imposible kasi yan. Kaya tinanggal ni Kuya yung ano. Stop, left, right. Alam mo bakit ginagamit to? Kasi iwas ko magbuhat. Yan, kasi sa bigat nito, ng base na to, kung mamanumanuhin mo siyang bubutasin, bigat ka kalaki, para niyo mo kayanin, iikot ka. Kailangan mo ng ano, yung heavy duty na pambutas. Ito, si magnet pump, di niya na kailangan ano, di na kailangan magbuhat ka. Pusa ka ng ano, inconvenient na gamitin, magaan, pubutasin niya yan isa-isa, katanggalin-galit, ilinisin yan. Iwasin mo dito magbuhat ng ano ng base kasi sobrang bigat ng base natin. Yung base dito yung mabigat eh. Yun ang inaano kasi ito. Rene-recommend din natin kung hindi naman to ano nabidyoan lang natin to dahil baka makatulong sa mga sa production. Sa mga ibang company na hindi pa nakakalam na ganitong product niyo. So, ganun ulit. Okay, set up. Yung dapat may guide kayo para di mawala yung ano, yung butas na. Para pag-ikot niya, sakto. Asa na? Wala akong top mount, nakita ko ako sa top.